imong tahog nga doon na mga test kits, sa mga 100 test kits kami abot gikan na sa Sugbo. Apan ang tanan ni pila ba kapoy atong makuha ni congressman? Well, just confirm na no, all our sources gikan sa Department of Health, our IPM director na po, si Director Celia Carlos, confirm po na Director Bernada sa Sugbo, at Region Director, and then finally, nakasura na po si Dr. Aquino, ang head guide mismo sa Vicente Soto Medical Center. So, niabot na dito ang test group. Initial pa lang niya, mapunta sa RITM. Then, nagpaabot sila sa ilang supply na gikan sa gawas. Unya, initial 100 na siya para maka-operate lang with ang Cebu. Kay, lugay na na itong equipment, na train na ang mga tao na mo trabaho mga technicians. Unya, karoon na yun, naka-under, no? Ang kwan. So tinawagan ng mga is also on his way, Secretary Dino sa Presidential Assistant for Visayas assured us na na-coming na yun ang mga ikan po sa Korea, no, na test kits. Now, as far as ball is concerned, ang atong mga samples, gawa to na sa Vicente Soto, unay atong po na ikan na abig, ikasabot na po sa Dr. Aquino. So, ma-referred na dito sa Vicente Soto. In fact, purag, sa akong istorya ni Dr. Hugh Lopez, na maoy in charge sa atong task force sa province of Bohol under Governor Archiap, katong samples na gipadala dito sa Sugbo, sakay sa Coast Guard, nakong posibilidad nga Vicente Soto na to sila ma-examine. So, mas maayo ni siya, Chet, kay dili malangan, no, ang hopefully dili malangan ako magingnan si Dr. Hugh nga mas maayo nga ma-estudyuhan ang time frame because it happened in the past na RITM ang atuara yung atuan. Dugay in taon magagawa sa mga pasyente din sa Bohol kaya maguwat sa resulta sa RITM. O niya, taot-taot sa doon sa mabot. O ito nga, dihay case yung sa hadna nga ang katong sale, sima nga na ospital dito. Dugay na buhian, impatient na kayo. Tungod na sa delay sa resulta, no? So, overwhelmed ang RITM, so it's good nga magsugod na gyud na ito ang Cebu Testing Center for COVID. Ako usbon lang ni, set of tips, wala tayo testing, ngayon mo hindi niya sa Bohol. Swab sampling lang gyud na ito, ngayon mo din eh. Okay, so, pula bang kabok, I learned, go, correct me if I'm wrong, that one use mo na yun yung test kita, ne? 1:1, check. So, 1:1. Yeah, apil na na ang sakit ang reagents. Okay, meaning to say 1:1, if you have butang pila man ka buok na matest aning usa ka test kit. Usa ka swab sample chip ang matest nila. Okay. Sa Vicente Soto mismo nga 1:1. Meaning to say og dunay pito rin he panangitan, lain na pong test kit ang gamiton. For every person, usa ka test kit ang naka-assign na matod pa nila, chet ha, kaya di man pa doktor. So one test kit is only equivalent to one POI? Yes, nahugog ka ng 100 diya ka test kits, 100 na po na ka patients nga matest din ha. Moment gani nga, we are very concerned with the succeeding deliveries. O niya, si Secretary Dino, he assured you, nanawag yun siya na ako. To assure kay kulit man takayo nag follow up lagi nila aron niya matulbad ng problema ha. And then after I talked to Dr. Aquino, nung tawag si Secretary Dino, he knew already that I called Secretary Dr. Aquino and assured me nga dili na kay kanang 100 but succeeding deliveries will be made. Now I contacted RITM Manila through the director herself, Dr. Carlos. May unsad siya nga ito 100 is only initial na apoy coming from the new supplies from the RITM. Okay, Congressman, no, ato ni Klaruhon, so if there are 7 POIs in this Bohol, kung ka ng ilang swab test ipada dito sa Cebu, kung 100 na kabuok, so doon na agad tingali usayangan aning bangin ang Bohol like we are entitled to 10 slots or 10 test kits. That's how we understand that. My understanding, Chet, is kung sa'y swab na maabot dito, panalitan ito ang ato na ipadala, then they will have to test the 7.
Okay, so wa na magpasabot nga bisag pulay atong ipada dito sa Cebu tungod kay limited man nga 100. Kay sila po dito. Mao na tingali po chef nga very very rigid po ang ilang qualifications kinsay kuhaan og swab. If you will discuss that with Kuan, kining sa atong task force din led by Dr. Hugh Lopez, ila sad nang giklaro kanunay nga ang kuhaan og swab kadto gyud nagmanifest og symptoms. Okay. Dili bisan kinsa lang ang voluntaryo o magpakuha og swab. For example, daghan ron ang nag voluntary kini quarantine, no? Na tumagitag Manila nga namiyahe. So they're given a chance na mo home quarantine lang. Kung wala symptoms na magawas, then there's no need to get a swab sample. But ang mao lang ilang distrikto po na sa itong task force, aron dili na po ma-overwhelmed na po ang testing center o daghan nga swab na ipatest. So in other words, Rob, ang kung gudaan ni God, ang priority ani are those PUI nga na suit sa hospital? Yes, because ang admissions po sa hospital tungod sa limitado nga mga kwarto na available din sa Bohol, as announced by our task force, atong ang gisunod is katong yung naay mga manifestations mo ida doon sa Tambalanan, unya ang uban katong mga PUMs under observation at lang sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, and that is the reason why province-wide the governor has issued directives very clearly nga ang kada panimalay naagyo it's ready available nga isolation rooms. Ug mao sad na ang rason nga ano nga ang mga barangay nga naay mga balay nga walay kwarto o di gani single room ra in every house, mandated po ng mga baryo nga dunay i-designate nga lugar as isolation area, whether panagiya sa barangay or iskwelahan baka ha kay wa may mga klase. So naay mga options kay aron nga dili magponsisok ang mga i-isolate dito sa Tambalanan. Okay, kining mga persons under monitoring, doon na may asymptomatic o non-asymptomatic. So, kung right. Mga asymptomatic, if they pass the 14-day incubation period, okay lang. Now, okay. Or ikaw, di-home quarantine ka, upon doon natin symptoms, matupan ni Dr. Lichago, it depends upon the severity. Correct. So, in other words, dili na automatic na o PUM ka, when you show symptoms, test din ka. You are entitled to a test nga ato sa Cebu if ipaswab ka. Yes. So mao na do ato ni karon nila. Kay galing og dunay mga kaigsoon nato nga under PUM kining mandatory quarantine unya they would exhibit symptoms, so mo maka-claim sila nga may mo mag-i-test ko ninyo kana na mga symptom. Depende po na sa severity sa ilang symptom. Correct. In fact, they are advised to kani mga barangay health workers o lang barangay officials kay ipamonitor man lang naa sa voluntary no nga quarantine ug naay mga symptoms, they have to check first with the municipal health officers kay aron adto dito ang first level of evaluation kung angay na ba gyud siya nga dadto sa hospital o dili. So naa gyud intervention diretso ang atong health providers chat. Okay, ako kay hatag ni Akagawa Teams Bulli sir, Congressman Chato. May buntag, Congressman. May buntag, Dave, sa buntag. Ato lang nga, klaro, balik na congressman, no? Kanang di na kinahanglan nga Beton Pas Manila for swab test. Usa ipasabot ani congressman? Ang pasyente, Beton padong sa Sugbo, sa Vicente Soto, or i-test dire anya ang examination at tunay mo o Sugbo? Ani na siya, Kagawa Dave. Ang samples ra mo ay kuhaon din eh. Okay. Kanang butawag o swab test, kuhaon ang swab sample, gikan sa pasyente, ang sample na mo ipadala. Mm-hmm. At itong panahon nga wala pa ang RITM, pagsugod yun o buto ni ining problema sa virus, Australia ang akong tanan ng sample niya ipadala. Maunay, isulti, gireveal during our hearings dito sa Kongreso. In fact, at that time, dili pa ready ang Pilipinas. So, dito pa sa Australia, mauto nga di ay sample sa Bukol, nga gidaog Australia, tungod kay dili pa capable na itong RITM. So, klaro na lang. Masulbat na ito, RITM is already capable. So, gida na po sa Pilipinas, so RITM, dili na ito mga ito sa Australia. Okay. Karon sad, di andam na sad ang region. So, sa ato sa Visayas, Sugbo ang Vicente Soto, ang dako ng hospital. So, naay laboratory dito nga gigamayon para ni ini specific
testing machines and technicians. Okay, so dili pa ni karang gingon ni mo nga dakong posibilidad sa Vicente Soto, so dako pa na maklaro congressman kung asa gyud ni ipahimutang ning maong laboratory. Wa ba functional na sa atin. Okay, okay. Unya kapag ang dugay na mga equipment ning abot ug ang ilang technicians na train na sa RIPM, unya ang giulat na lang katong test kits. So nangabot na the other day ang test kits. So kaning test kits kuan ni siya gamito ni anang laboratory dili ni dat undre sa mga probinsya. Ay, dili. Ang test kits to argue na sa laboratory kay maumay na ay machine nga mo generate sa data o positive negative ba. Unya ang test kits apil na ana ang itawag og reagents nga maoy gamiton sa analysis nila. Unya ang gikan sa mga probinsya ang samples nga gud. So ang mga tawo tong pasabton dili na kinanlan mo biyahe is only the sample swab para ka swab test. Okay, that's a good news congressman, no? Aron na madali ra nato masayran kon na nagpositiba, no? Palain ta gyud ako ni Fanny Shatubs. I have requested the regional director of the Department of Health, Dr. Bernada, kung niya ako sang gi-suggest ni Dr. Yul Lopez sa ato, local na to, no, nga kaming task force, na i-monitor yun closely ang time frames nga gikan sa pag-submit sa sample, paingon sa pagawa sa result, angay na itong ma-studyuhan. Kaya ron, makita na to ang pattern sa kapag-pason sa pag-uli sa test results. Kaya itong gusto pa sa RITM, dugay-dugay yun ang results yung gawa. No? Ito nga ang epekto kung ang sa mga admitted patients na dugay silang makagawas kay maulagi na, wapay resulta sa test. So hopefully, ang most positive result, anong naatay subo, doon na lang ta, karoon nga na ay problema sa transportation kay dili man barko, wala may mubiyahe, then the Coast Guard or the chopper can pick it up. Punya dito na dayon ang testing sa subo. So dili na kay dugay. Hopefully, mali itong ipakitra kung sa kadugayon. Oh, okay, dugang lang, no? Sa dili pa magpalayan si tips, no? Ang ibutan dili sa DOH nga, kung idaran gani ka, elderly people, na exhibit symptoms, whether mild or severe, with underlying medical conditions, will automatically get tested for possible infection. Yeah, tingali check na ang mga instructions. Well understood na po na sa mga doktor na po, eh sila may ipang-train na ng bayina, na ugnaan ay referrals nila, kada nga guidelines mo ay pag-sundon. Kaya ang vulnerability sa mga senior citizens o katuna ay mga precondition na ilang mga sakit daan nga posibleng mas dali mo complicate, mausad na ang tubag nila sa Department of Health na mo'y priority. No? It was very clear during our hearings in Congress na maugyod na sila mo'y priority para sa swab testing. Okay, inaat ba unta na kining mga ipang-insulta nila sa Kongreso o kining mga gilatid sa DOH motuhop ni ngadto sa ato mga frontliners kay sila ra bay gyud may recommend. Kay mingon niya na sila og kuha naman ka giubo ra man ka pero elderly ka. So I think yeah. there should be to distinguish when to recommend for testing or not. But kung elderly, according to the DOH guideline, with underlying conditions, automatic kandidato sa pag-test. Correct, Jeff. In fact, pag-abot yun ako din niya itong first day, very close ang coordination nato ni Governor at Jeff, even this morning, kay may tungod sa mga actions, policies versus action. No? So, unta na ipanghimo sa local governments, unya setting also the policy nga gikan sa taas, including Dr. Yul Lopez. So, ang role nato isip congressman is to help and support the provincial task force led by the governor. Labi na aning pag-network with the national agencies kay while the governor and the local task force are very, very busy helping organize at the local level, ang ato po mga congressman, hopefully, maupod na'y matama na makakonect gikan sa national to the local. Ang pagsugod na yun, amitsit, di agad akong problema. Tungod kay ang test kits mismo, gamay ra kaayo ang dinhi sa ato. In fact, mga 2,000 ra during our hearing, ibo Pilipinas na. And then, at itong last ko, bag-uli na ako din hinanawag ko sa RITM, ug pilay stocks nga naa because nangayo lagi ta for Region 7, 1,200 ang naimili nila ng stocks. Ngayon na lang gani kay yalokitan ta initially karon og 100 tungod kay dinalian na gyud ang ato nga maka-operate sa tubo. So mausad na usa sa mga rason nga ano nga dili
siguro dali kayo ang pag-refer sa ato ang mga swab samples. In fact, I concur with the governor when he said, labi na kayo ang Pilipinas may nagproblema sa kadaghanon sa test kits available. Unlike sa South Korea nga, pila naka-thousands itong nahuman nilag test, ang depensa nato sa Bohol is really to isolate the province. Kaya rin nga dili makasood ang virus din eh, mas libre pa tayo maglakaw-lakaw compared to Manila karon kaya nakasood naman ang virus dito. So, maunay nahimo ang depensa sa Bohol in response also to the fact na dahil problema yung dako sa kadaghanon sa test kits available. Okay. Governor, Congressman, let's talk about Congress and the Congressman. Tinuod ba na yung balita, Congressman Chato, nga doon ay usa ka congressional staff nga namatay tungod sa COVID-19? Confirmed na, Tibbs, no? Taga-printing office na, unya, napay duga nga na, may usa na po ka printing office staff na disuspected na po nila o coronavirus victim, unya, gikuhaan na po swab sampling, wala pa po kay Bao kon, na-confirmed na ba po siya. Hmm. But before, pag-abot na ito din eh, itong Thursday, na-confirm yun na namatay itong staff sa printing office. O niya, tumod lagi kay ka ng printing office, at tuman magasukad ng tanan niya mga papel nga gamiton sa tanang mga opisina, congressmen, sa plenary o gasa. Sa among kabahin, nag-voluntary yun may diritsong nga isolation, nag-voluntary may nga home lang, home, no? Home quarantine. Nahangtod ka ron because 14 days pa man. Olga, magamit man ato ang ato mga telepono, internet, dili tumundang sa atong trabaho. In fact, we are working closely with national offices and also the provincial government. Pinagi lang sa telepono, almost every day, mag-istorya ng governor, at telepono lang, hasta sa ni Dr. Hugh Lopez. Kaya aron nga, masafeguarded po na ito ang mga tao. At one time, pag-abot ako sa Manila, yung bisita sa Balay Namo sa Tagbilaran, mayo kayo nag-distansya, isip tumoy na sa Lamesa. So ang importante, we are not only protecting ourselves, but we are also protecting the people interacting with us. Okay. Kaning namatay nga congressional staff, congressman, ang edad ani, elderly ba ni siya or asa ni siya nga range? Dili ra ba elderly, murag 41 years old siya, pero dunay daan, murag sakiton siya daan. Sakiton siya daan because even last year pa, sige na sud gawas sa hospital. So diha siya daan nga health conditions na problema. Unya, usap po ito tingalis nakakontribute. Kami yung kasunod ron na itest nila, we hope to get information. Kaya ang mga taga-Congress na may mga chat groups no, that immediately disseminates the information. Mm-hmm. So, as we speak, Congressman, abay Congressista nga na pituhan po na ng COVID-19? Kami sa ginoo, wala po kay Bawag na abay Congressman. Although na ay gisuspit siya ng chief of staff, no? So, sa congressman, wala pa tayo confirm na ng tayo na. Okay. Let's talk about the economic benefits, congressman. Okay, daghan kayong na-displaced workers karong panahon na. Tingali mo ni ang rason nga nung si President Digong itawag o special session. Unsay posible nga madawat nga atabang aning maong na nga apektuhan na congressman Chato? Well, daghan mo itong mga recommendations. Gani ang Bohol, i-highlight yun ang atong recommendations kay during sa hearing sa Committee on Health, gipadagaan ako gadaan ni Governor Art o kopya sa iyang letter addressed to the President o address po sa Interagency Task Force led by Secretary Duque sa uban nga mga members sa task force nga ga-recommend ang socio-economic package. No? So, naidagang mga release on information from the national level. Lain-lain ang mga nag-issue ini. But during the hearing, i-highlight na to ang itong Bohol recommendations nga gipirmahan ni Governor Art. Katong Central Bank na ang mga loans, tagaan nila o lugway sa pagpamayag sa mga loans, labi na itong mga nakakuhad loans sa itong tourism sector, for example, nga to ay ng loan of van, ng loan of kung sa panang uban diha, gitagaan o lugway. Gihan nyo ang Central Bank. Kung i-appeal ang local governments, na may forthcoming augmentation sa mga pundo sa local government pinaagi sa Mandanas ruling sa Supreme Court that will be implemented 2022, then ang mahadlok ang mga banko nga mapahuam sa mga local government units. Matawag na ito risk-free ang maong loan packages na mahatag sa local governments aron mas maligon ang atong ekonomiya.
challenges dili lang sa fiscal side support, appeal ang indirect benefits, ang social welfare department appeal dito, appeal ang Department of Labor, kanya-kanya ni sila og package nga padung sa atong mga katawhan. So you will hear, we will hear from national announcements from TV or radio, may tungod sa mga packages na approve na sa kada opisina, like extension sa BIR, sa pagpamayad sa mga buhis gitagaan o kaysa yun na, no, ang atong mga katawhan na naa sila'y alawan sa panahon nga naapa ang problema. Even in Buon, ang light mga services na to, like Buheco 1, Buheco 2, naanasod sila'y policies ni ini in consideration of the difficulties that our people are facing today. Okay, Greg, excuse me, no? As far as nag-isigot natin mga benefits, no, may announce si Secretary Bello na doon ay 1.3 billion COVID Adjustment Measures Program or CAMP for 250,000 workers. So doon naman sila tagsa-tagsa kay program. Parang problema na rin karoon kung sa implementing rules and regulations. Ano eh? Mga importante correct kayo. Correct, sir. Mausap na among i-follow through dito na po sa mga departments kaya aron maka-avail po ng ato din sa Buhon. Okay, sige, Gob. Okay. Gob, no? Ang bangko ni adjust na sila. Doon na sila 30 kaadlaw po nga gilugway na no? Sa mga amortization. O uban pa. Pero in terms of direct benefits nga ito sa mga affected congressman, doon na kahay ihatag nga ayuda ni ang itong national government? Definitely, teams, nakagod na yung mga benefit packages na gitunaan karon sa atong national government yung gamay guys Gutman o additional funding, no, gamiton. However, ato rin iklaro, once na ay budget nga magawas or allocation nga magawas, ang implementing agencies ani to agyo direct support sa mga departments, no? Labi na og direct example cash benefits or food supply benefits nga ingon ana pagagigyo na siya sa mga departamento niya po. So it's a good news congressman, no, kon mahitabo na kay murag mao tingali na agendom ninyo nga ang presidente mo tawag og special session with the congress. Well, kami, Chief, teams, nagpagod lang ni, kay daan namang dahil hugon-hugon nga matawag ni ko noong special session. Magagad lang ni sa tawag sa Speaker of the House kung may na yun man galing ka na. Okay, since nag-isigot lang si Teams of Direct Benefits, wala na may proclamation of state of calamity. Mga local government units can use the local funds o mag-isigot lang sa direct benefits. Yes, Chief. At ito pagkasunod, ngayon na, ang direct bigot is the one local government units. Yeah, naamanggoy, naghan pong nangutana, lupin na kami agita o gobernador sa atong lalawigan, o niya, may agita earthquake atong 2013 na kita ang governor. Naghan sa atong mga mayors, local officials, nangutana, may tungod ang calamity fund. Ako lang silang diingnan nga, while it is true nga ang calamity fund magamit yun na to during the period of calamity, labi na karoon kay declare sa presidente ang state of calamity, you can use already the 30%. Kaya sa una, ang kanunay na itong magamit ang 70% lang sa calamity fund. What is a calamity fund? 5% of the total budget of the entire local government for the year. O niya, kanang 5% na makuha ni mo diha, 70% pwede ni mong gamiton for pre-disaster undertaking. Pero ang 30% reserve given siya kung naanagay actual disaster and you need to have a state of calamity declaration. In this case, ang presidente ang declare, hindi na kinanglan na mag-declare ang probinsya, mag-declare ang lungsod, mag-declare ang syudad. So, naanagay declaration. However, ako lang ganun nag-remind ng local governments na ito nga magsunod nga po sila sa guidelines on procurement. Mag-andam sila sa procurement documents. Ang diferensya lang, hindi na kinalang nga mag-bidding-bidding ka. Diretso na nimo i-award sa qualified supplier. You have to check kinsa yung supplier nga qualified technically, aning mga required materials or equipment. And then, ipwede nimo i-award yung supplier based on negotiated agreements na. So, wala na competitive bidding? So, wala na competitive bidding? Wala na. Kala may lakpawan, pero nagyapon ang preparation of documents na mo i-audit sa COA, mausad na siya ang imong i-evaluate ang qualification ng supplier. Dili ka pwede magkuha ng supplier nga mo-deliver any item, pero in-check sa kung wadili tayo siya qualified nga mo-supply ang mga butanga. Good. If you look at the annual audit reports ang ipagawa sa COA, makita ni mo nga ubay-ubay ang mga lungsod na
kuwang o gangin ang 5% nga calamity fund of the total budget. Now, ang pangatanan ako, pananglitan kinta kuwang, so maghimo na po na sila o kining, what you call this, o sa supplemental budget, man ako, whatever, to come up with a 5% kung siya nga namin calamity fund based on the total annual budget. Budget, kani kung magamak ang supplemental budget, importante siya na akay source ay mo ang punto nga supplemental. So, ano na na with the certification of the treasurer? Ang ako pangatana lang, Bob, kay kasagaran mo, Bob, tanawin ni mo ang annual audit reports. Doon na yung mga lungsod na wag yun maabot ang ilang allocation sa 5% of the total budget para calamity. Correct. Mga ginaw, tanawin ni mo, na ako pangatana nga is manalita 3% ra or 2%. Maghimo na po na silang lying session to augment the 2% to come up with the 5%. Yes, pwede nila yung remedy ng subset, but I have also to consider the source. Okay. Okay, Dibs. Okay, Congressman, doon ako'y panawagan, Congressman, nga ang 13th month pay o 14th month pay, isayo-sayo o hatag, kasagaran ka ng 13th month pay, murag na naman na sa middle of the year, o niya ang 14th correct month pay upon the entry of the Christmas season by November. Does it need a congressional action na Congressman Chato nga mahitabo ng maong scheme? Mura man ang bibigitan nga mura presidential magkuno ang announce sa ana kung na ay policy change. Mm-hmm. If ever it will need congressional action, then that will be definitely part of a special session. Pero sa pagkakaroon, ang general opinion is pwedeng ang presidente mo ay mahatag o directive. Kaya aron ma economically ang atong mga na displaced nga mga workers ilaha pong magamit ning maong kwarta in times of quarantine period congressman no mo ni ni kadto sa Kuankong Bandaluyong ug sa Manila nga di rin nabutang sa CNN nga nakadawat nila sa financial bonuses. Actually kami yung mga dagko nga syudad dagko magyud sila mga local resource revenues lagani uban mo ingon nga dili na tagaan og ira kay galisod na sila og asa igasto ko ilang parta tungod sa kadako sa local income. They can generate immediately the local assistance program. Usahay lang ang mga lungsod, mga probinsya nga ira dependent, manguliti usahay ang mga tao nga nung nahimo man dito sa Quezon City, nga nung nahimo man dito sa Makati, kunyawa din sa ato. Tungod na kay ang dictation. O gato, salamat sa itong kapulisan, pinulungan sa itong provincial director nga si Colonel Jonathan Cabal. Sa itong SFSR Peter Diarez ko.